Hi, kumusta mga kabayan, mga world boys? Ang pinagpalang araw sa inyo lahat sa Pilipinas and to all OFW, sa lahat ng panig ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Siya nga pala sa video ito is isishare ko sa inyo yung isang agency mga kabayan ha, na tuloy-tuloy na nag-hire ng mga butchers bound to United Kingdom mga world boy. So kayong mga kabayan kong butchers sa Pilipinas, hindi lang sa Magsaysay Global, hindi lang sa MEC, hindi lang sa ISO or sa Merkan or sa iba pang agency, try nyo rin po mag-apply sa agency na ito mga Kaworldy Boy. Tuloy-tuloy po ang kanilang deployment mga kababayan. Sa mga gusto mag-apply, tingnan nyo po itong mga information na ito. Yan mga kababayan. Kung makikita nyo, tuloy-tuloy po yung deployment nila. This October and then hanggang ngayong November mga kababayan. And marami po akong mga kakilala na nagme-message sa akin na sila po ay na-hire na ng nasabing agency. And take note ha, 150,000 pesos guys ha, sa pera na natin ang starting salary. So napakalaki, halos parang Canada na rin mga kababayan. And meron din silang overtime. And aside from that mga kababayan, maganda rin po ang pamamalakad sa bansang UK. So kung sakasakali lang na ako ay nasa bansang Pilipinas, kung ako ay nasa Pilipinas before and ako po ay nag-a-apply, well, susubukan ko rin pong mag-apply sa agency na yan, bound to UK. Dahil kung tutusin, isa po yung opportunity mga kababayan ha, na makapagtrabaho sa ibang bansa, especially sa UK. And take note ha, bago kayo mag-apply, kailangan meron na kayo naka-ready na video presentation, specifically deboning mga kababayan ha. It's either nagde-debone kayo ng pork shoulder or ng pork leg, kasi yan po ang tinitingnan ng mga employer mga kababayan. I-assess po kayo. So make sure lang na maging convincing ang inyong video presentation, nang sa ganun maging tuloy-tuloy ang inyong deployment. And ang isa pa, meron din po yung IELTS, but hindi po yung katulad ng IELTS na tinitake namin dito sa Canada. Ang IELTS po dyan is yung tinatawag na IELTS UKVI. But don't worry mga kababayan ha, hindi naman po nagkakalayo yan. Kayang-kaya nyo rin pong ipasa yan mga kababayan ha. All you need to do is review and practice lang rin po. Same ano lang po yan, techniques. So yan, so proceed na po tayo sa ating topic. Yung mga katanungan po ng ating mga wet market butchers mga oldie boy. But before that, isang mixing intro lang. Ako nga pala si Wildy, isang Pilipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Okay mga kababayan, siya nga pala, just to clarify, hindi pala ako related sa kahit anong agency sa Pilipinas at lahat po ng mga binabanggit ko dito is based lang po sa aking mga karanasan and sa mga informations na nababasa o naririnig ko po sa aking mga kilala or nare-research ko po mga Wildy Boy. So proceed po tayo sa katanungan ng ating mga kababayang wet market butchers. Now may nagtanong po sa akin mga kababayan, paano po kung ang business is ako ang may-ari, for example lang, ako ang may-ari ng isang particular meat establishment or meat stall, and then ako po yung butcher. Paano nga ba ako gagawa ng tinatawag na COE or Certificate of Employment? Well, medyo, kung iisipin, medyo confusing ha. Pero ito ang gagawin mo. Dahil meron na akong kakilala na, ganyan din ang scenario, and take note ha, paalis na po siya mga kababayan, siya po ay nag-apply sa Magsaysay Global, wow, and ang kanya pong employer is Pioneer Meat mga Wildy Boy, bound to Altona, Manitoba mga kababayan. So, kayo mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, especially yung mga meat owners, kung kayo ay halimbawa lang, hindi pa kayo overage, or even 45 years old or not more than 40 years old, kayo ay may sariling negosyo, make sure lang na ang inyong mga establishment is registered, may mga business permit, and kapag nagpagawa kayo ng tinatawag na certification, kinakailangan accredited yan ng inyong municipality. And aside from that, sundin ninyo ang mga format ng agency na kinakailangan nyong ipakita sa inyong COE. And aside from that, ha, make sure lang na meron kayong SSS contributions mga Wildy Boy. Kung hindi man kayo ang employer, for example, kayo ang may-ari,
and kayo rin ang butcher, well, ang gagawin nyo, kayo ang magsi-self-employed sa sarili nyo, mga kabayan. Self-contribution, meron din naman po maliliit na bracket dyan. Kayang-kaya nyo po yan. Once a month lang naman po ang paghuhulog. And doon naman po sa nagtatanong, what if kung ang experience ko is may gap? Okay? Nagtrabaho na ako sa palengke and nagkaroon ako ng gap. And wala pala akong SSS. Wala po kayong dapat gawin kundi umulit, mga kababayan. Kasi kung minsan hindi nila ina-allow yung mga explanation for affidavit of explanation dahil walang SSS, dahil maliit ang kita, well, hindi po yan ina-accept ng mga agency or ng employer. Sumunod po tayo sa tinatawag ng mga standards ng kanilang mga list of requirements. Ito ang gagawin ninyo. Kung kayo ay nagkatrabaho na sa isang particular meat shop or meat stall sa palengke, umpisahan nyo maghulog ng SSS. Mga kababayan na, 2 to 3 years mga kawildi boy. Sagayin nyo, 2 hanggang 3 taon. Kaya ako sinasabing 2 hanggang 3 taon, may mga agency na tumatanggap ng minimum of 2 years. But kung gusto nyo mag-Cargill, kung gusto nyo naman mag-Highlight, kinakailangan 3 taon po ang bubuniin yung experience with an SSS records, without a gap, and with a certificate of employment na may job title of butcher or meat cutter. Tandaan nyo maputi yan, ha? Hindi nyo pwedeng gawing excuse na nasa palengke ako, maliit lang ang sahod ko, hindi nila kaya magbigay ng SSS. Well, kung hindi kaya magbigay ng employer, kailangan maggawa, bumunga kayo ng sarili niyong initiative. Kayo mismo ang gagawa ng paraan dahil yan ay requirement. Tandaan nyo po. Kung kayo ay nangangarap, gawan nyo ng paraan, mga kabayan. Anything is possible as long as ginagawa ninyo ng paraan. Tandaan nyo yan. Kapag may paraan, mga kabayan, napakaraming ways niyan. Kung gusto nyo, napakaraming ways. And kung ayaw nyo, napakaraming dahilan. Ika nga. Kung talagang gusto nyo magkaroon ng pagbabago ang buhay nyo, well, kinakailangan maging focus kayo and i-ano nyo, tutukan nyo mabuti ang dapat nyong i-provide ng mga documents and kung ano ba ang mga skills na dapat nyong ipakita. Katulad rin po ng ibang aplikante, ha, yung mga nasa wet market, wala rin po kayong dapat ipakita sa mga tinatawag na video presentation kundi ang skills sa pagdidebone. But make sure, ha, mga early boy, kagaya nga po na sinasabi ko, ipakita nyo na convincing ang gagawin yung video presentation. Deboning with a stroke of dagger knife grip, ha? Tandaan nyo, downward. Una pa lang, mag-steal kayo outside and then dagger knife grip agad kung shoulder ba yung gagawin yung execution or yung pork leg. So yun, 3 to 5 minutes, okay na yan as long as may pakita nyo na convincing ang inyong video. Hindi na yan masyadong i-examine ng mga employer, mga kabayan, na pag nakita nila sa stroke pa lang ng pag-steal and sa paghawak ng kutsilyo, well, hindi na kayo papahirapan yan. Maaaring makapasa na kayo right away. So, ayun. Sa lahat ng mga kababayan ko nangangarap makapag-Canada, especially yung mga kababayan kong butcher sa wet market, lahat po kayo ay may chance. Basta sundin nyo lang yung tamang proseso. 2 to 3 years, mga kababayan, ha, without a gap, with a corresponding SSS records, and a job title of butcher or meat cutter. And sundin nyo ang format ng COE just in case. So, ayun. Yung mga kababayan kong butchers dyan na nawawala ng pag-asa or kumbaga nadi-discourage sila kasi nakakarinig sila ng mga salita sa ibang tao, hindi natin maiwasan na malabo mong magawa yan or malabo mong makuha yan. Kumbaga, imposible. Guys, tandaan nyo, walang imposible, ha? Basta gumagawa kayo ng paraan. Even kahit nasa mga kayong lupalop din sa Pilipinas, kung susunod kayo sa standard, kung susunod kayo sa tamang requirements, remember, ha? Paulit-ulit kong sinasabi, experience, unang-una, kailangan experience, SSS records, and certificate of employment, sundin nyo lang yan. Yan ang magiging ticket nyo para makapunta kayo sa bansang pinapangarap nyo. Canada ba yan? UK ba yan? Australia? Or even sa New Zealand, tandaan nyo mabuti. So yun, sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, ha, keep the dream alive, be inspired and be motivated lang palagi. And remember, always be thankful. So yun. This is the end of our video. I hope that paano na-inspire ko kayo, especially yung mga kababayan kong wet market butchers dyan na nangangarap-mangarap na makapagtrabaho sa Canada. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, please do consider subscribing for more information, tips, ideas, and knowledge, mga kababayan. So yun, ingat kayo palagi sa Pilipinas. Stay safe and God bless, mga kababayan.